Ayang lumabas si Aling Tashing at ayan, may dala pa palang pera. Bibili lang pala siya dito sa Tito JP niya. May pagturo pa nga tong tiyanak na to, esta si Aling Tasha. Eto nga pala yung tinda ng aking pinsan. Waffle hot dog or waffle cheese. Tapos, ang ginagamit nilang panggawa ng waffle is by Big Brute. Napakaganda nito, guys. Kaya kung gusto nito, i-click nyo lang yung yellow basket or yung nasa taas ng name ko. Sulit talaga to, guys. Dahil nga special yun si Aling Tasha, kahit dalawa lang pinaluto niya, agad-agad naman niluto nitong tito niya. Sa mga gustong bumili nitong waffle, umorder lang kay sa FB nila. Nag-abot na nga pala ng bayad nung si Tasha tapos kinain niya na yung merienda niya. Nung kinagabihan naman, naisipan namin pumunta dito sa Robinson Mall. Bibili kasi kami ng regalo sa birthday ni Aling Babsi, yung BFF ni Aling Tashing. Pagpasok namin, dumiretso na kami sa mga bilihan ng laruan. Ang hinahanap ko, yung bear para pareha sila ni Aling Tashing. Kaso mukhang out of stock na yon. Kaya nag-isip na lang ako kung ano pang pwedeng magustuhan ni Aling Babsi. Napatingin nga ako dito sa mga baby alive, pero hindi nga pala mahilig yun sa mga manika. Ang gusto nun mga staff toys. At habang nagtitingin nga ako, itong si Tashing nagtitingin din siya. Pero ang nakakatuwa naman dito is panihawak lang siya, hindi niya kinukuha or pinapabili. Eto nga mga clay na to, iniisa-isa niya kung anong mga color yon at tumupo pa nga isang bata, akala ko magpupo. Tapos may mga coloring book na rin pala dito sa Toy R Us. Hinubaran na namin ng mas si Tashing tsaka ng jacket kasi naiinitan siya. Wala pala kami nabiling gift kay Aling Babsi, hanap na lang kami bukas sa ibang lugar. Tapos dumiretso na kami dito sa may extension ng Robinson. Si Tasha lang yung sinusundan namin kasi sa pupunta at nagulat kami dito kami sa time zone dinala at naghay pa nga sa isang mami dito. Akala nga namin dun sa mga batang maghahay. Habang nasa time zone sila, pumunta naman ako dito sa Daiso. I-share ko na rin sa inyo guys na dito murang bumili ng mga tissue. Isipin nyo, tatlong pack ng kitchen tissue is 98 pesos lang. Kaya ayan, dalawa na yung kinuha ko. Tapos ang cute na itong lutuan na to, napakaliit. Kumuha na rin pala ako nitong apat, tag-iisa yung mga kids ko. Meron din pala silang mga facial tissue. Pagkabayad ko naman, pumunta na ako dito sa time zone para tingnan si Tashing at ang daddy niya. Tapos sakto naman naabutan ko, kakatapos na ni Tashing maglaro dito sa mga bolang lumalaglag. Tapos isushoot niya doon. Tapos since meron pa naman laman yung aming card, tapos nakita ko yung hack dito sa TikTok, kaya itatry ko sana kaso sira yung machine na to. Kaso ito naman si Tasha, panay ang yaya dito sa may balloon. Kaya syempre, isang nanay naman ang tuwang-tuwa din. Kids lang yung pwede sa loob, kaya ayan, nandyan ako sa may pintuan. Tinutulungan ko na lang si Tasha mag-shoot ng ball. Medyo mahirap nga lang to sa part ko. For the Cuba talaga ang person. Pagkatapos nga ng isa, sumilip tong si Aling Tasha at gusto pa daw niya maglaro. Kaya syempre, pinagbigyan na namin at etno naman ang eksena ko. Ang daya nga nito kasi meron pang 16 seconds o 20 seconds tapos hindi na nalalaglag yung bola. After pala nito, bago kami umuwi, tinaray ulit namin tong sa may bola. Yung malalaglag daw siya kapag tumapat sa puti yung 5 sa 150 na ticket. And totoo nga yung chismis, kaya ayan, pagkakuha namin ng ticket, umuwi na kami.